At kaugnay pa rin po sa daan-daang pasahero ng domestic at international flights na naapektuhan po sa pagsasara ng main runway ng NAIA kahapon dahil sa isinagawa nga po nga emergency repair. Makakausap po natin sa linya ng ating telepono si Manila International Airport Authority General Manager Edmond Rial. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Connie. Sir, pakikwento lamang ho sa atin kasi ang alam ko po ay talagang meron po kayong isinasagawa dyan daily na nagme-maintain po ano nung runway. Ano ho nangyari? Nagsimula ho ba ito sa maliit lamang na bitak na lumaki o talaga hong napabayaan ng medyo matagal na? Totoo po yun. Nag-upisa po yan sa maliit na about 1 square foot na pothole, kung tawagin po natin. Mga alas 7 po ng umaga, nakarating po sa akin yung report at sinabi po nila na may nakita nga at suggestion nila at sinabi namin at sabi po nila na they will schedule the repair sometime 1:30 kanina madaling araw sana kasi may closure po tayo araw-araw. Mm-hmm. So sabi ko sige at kasi they need to also require for an extension of the closure kasi may kailangan may curing time yung pagbabakbak at paglalagay ng overlay. Pero po since ginagamit po ng yung active runway ginagamit ng eroplano, yung area po ng saan nakita yung maliit na butas lumaki po ng lumaki kasi doon po sa area yun tinatawag po namin na pivot area kung saan po humihinto, nag-a-apply ng brakes ang mga eroplano para lumabas po doon sa rapid exit number 3. So sa tingin ko po, yun ang nakapag-aggravate at nagpalaki nung pagbabaklas, nung maliit, kurang maliit na butas. So nung alas 12 na ho ng tanghala, alas 2 po ng hapon, nakarating po sa akin na lumalaki na po yung, kasi they do assessment every 30 minutes. Sabi ko, kailangan po natin talaga na mag-emergency closure kasi hindi na po, sa tingin po namin, ayaw po namin i-compromise yung safety ng ating paliparan at mga pasahero. Opo, ano? At sa ngayon po, ano hong update na doon sa bitak na yon? Kagabi pa po, 10:35 yung pag-overlay po natapos natin from 4 o'clock up to 10:30, bukas na po yung, officially bukas po yung runway natin. Ang unang lumapag po ay kagabi po, alas 11:14, ang unang lumanding po sa ating paliparan. Hanggang ngayon po, wala naman po akong narinig at report na hindi po normal ang operations natin. Meaning, nagagamit na po yung runway. Opo. So, pero magkaroon po siyempre ng epekto no, yung mga na-delay na flight. Siyempre, kapag ka medyo isa lang ang na-delay, marami hong ibang, kumbaga parang domino effect, ano, sir? Totoo po yan. Opo. So, yan. Yung mga na-divert po doon sa Clark Airport, nang dahil po sa matagal na paghihintay, at may mga nagsasabi ho, na inabot na siya lang ng gutom at perwisyo, kanino ho responsibilidad na maipapataw po yung ganitong klase po ng insidente? Doon po mismo sa, at sino hong kumbaga sasagot noong kumbaga, may binibigay ho kasi syempre yung mga airlines, diba, sa pasahero po na syempre pagkain at kung ano-ano pa ho na kailangan. Sa pagkakataong ho ito, paano ho yung magiging arrangement? Meron po tayong sinusunod na yung passenger rights na spelled out by CAB. Tama po kayo, hindi po ako nagtuturo, but initial concern po ng airline po yon to look after the welfare of the passengers. Right. At syempre, ang tanong, sir, na-inspeksyon na ho ba lahat halos no ating paliparan ano, para naman hindi na humaulit ano, yung ganito pong klase ng aberya muli? Kagabi, kahapon po, bago po dumilim, binigyan ko po ng instruction yung ating pavements department or na inspeksyonin po ang dulot-dulo hanggang dulot-dulo ng runway 0624 at wala naman po silang nakita na merong dapat gawin. Ngayon po, bago ko kayo tumawag, nag-meeting na po kami ng aking pavements managers to address kung ano pa po ang required na gagawin at hindi po tayo gagawa ng firefighting approach. Kailangan po maging proactive tayo. Mm-hmm. At para maiwasan po natin ang
sana maiwasan po natin ang mga ganitong mga pangyayari. Mabuti na rin po yung sabi nga maging maaga pa, no? Kesa naman magkaroon pa ng mas matinipong problema. At tama po yun. Sasamantalihin ko na ho itong pagkakataon bilang tayo ho ay nag-uusap na lamang din. Siyempre gusto ho namin malaman ano ho ang mga nakatakdang mga proyekto na mapaganda ho ng lalo ang serbisyo ho ang ating airport. Marami na po tayo nagagawa na pakonti-konti. Una po ron yung pag-install ng free wifi sa ating paliparan. Ma-realize po natin yan hopefully in 60 days based on the assessment ng ating provider. Nagbukas po tayo ng yung mga white taxi kasi nakita po natin na may pagkukulang po yung mga concessionaires in terms of vehicles. In-address na po natin yan. Actually, yesterday was the official launching of that particular project. At marami pang pong iba at tututukan po natin itong pinaka-importante na nangyari po sa atin kahapon na sana po ay huwag na pong mauulit. Sir, yung tungkol po naman doon sa pagpapapasok na po ng mga regular na taxi no, dyan po sa ating paliparan, meron ho ba tayong nakikitang any problem to the system ano, na nangyayari po? At ito po syempre ay... habang ito'y ginagawa pa rin po, syempre ito'y bagong-bago pa lamang na ipinatupad. Kamusta ho ang reaksyon ng mga mananakay natin? Well, based po sa mga interviews, ito po ay welcome sa kanila kasi it's an additional choice for them kasi magkakaroon po sila ng pagpipilian ang na sasakyan kung anong po ang gusto nilang kunin. Nasa pasahero po yun. Binigyan lang po natin sila ng option na isang panibagong alternatibo sa pagsasakay ng mga public transport. I understand, sir, na hindi naman lahat ng kahit sino na lamang na gusto ho na pumasok dyan na mga kumbaga regular taxi ay pupwede. So, nililimitahan din po para hindi rin na magkaroon po ng sanhi ng traffic because of them. Ganun po ba yun, sir? Opo. Actually, in batches po namin pinapapasok yung white taxi. Mm-hmm. Hindi naman po lahat ng taxi ngayon nasa buong kapuluan sa ating buong Metro Manila ay concentrated na po sa airport. Yung mga taxi po na nandito sa malapit ay inaanyayahan po namin na kung gusto nila pumila sa iba-ibang terminal para mabigyan natin ng pagkakataon na makapagpili ang ating mga mananakay. Muli po, sir, no, para lang mapaalalahanan po natin yung ating pong mga pasahero din, ano, papaano ho muli yung sistema once na sumakay sila sa regular taxi para hindi ho naman sila mapagsamantalahan, gayon din doon sa option na isa pa na dati ng mga airport taxi, papaano ho yung magiging sistema para alam nila kung ano yung tamang rate? Ang instruction po namin sa mga taxi na pumapasok ay kailangan singilin lang po na ayon po sa taripa ng kanilang mga metro. At pinagbabawal po namin yung pagkukontrata at pag-overcharge ng mga pasahero. Pagka meron pong report, yung meron po kaming maliit na papel na binibigay sa mga pasahero at isang file po sa amin, nandun po nakalista yung pangalan ng taxi, plate number, at kanilang kumpanya. At meron din pong kakibat na mga numero na pwede po nilang tawagan kung meron po silang reklamo. So tama ho ba yung pagkakaintindi ko doon sa unang balita na may binibigay kayo na parang detalye doon mismo sa pasahero po? Ganun po ba yun? Para tama may kopya sila? Tama po yun. Alright. Tama po yun. Para at least malinaw po ang lahat. Ano? Marami pong salamat muli sa inyo pong binigay sa aming oras, sir. Marami pong salamat. Pwede pong aking just mapaabot sa ating mga mananakay kahapon. Kami po ay taus-pusong humihingi ng paumanhin kung ano man po ang nangyari kahapon. Ginawa po lang namin po yun para sa kanilang interes na ang kanilang kaligtasan ay ayos at hindi po makompromiso. Alright, marami pong salamat muli, sir. Thank you very much po for the time. Yan po naman si MIAA General Manager Edmond Real.